Sa maraming pagkakataon, namamatayan tayo ng mga alagang kambing dahil sa mga maling desisyon at pagmamanage dito. Sa kabilang banda, hindi maiiwasan na talagang may namamatay. Ngunit kapag continuous na nangyayari ito sa mga alaga natin ay mag-wonder na tayo kung bakit nga ba at alamin ang mga dahilan nito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang pinakauna sa mga dahilan ay kulang sa kaalaman. May kasabihan nga na ignorance is suicidal. Sapagkat ano ang mangyayari kapag nagtayo ng goat farm o kahit kunting mga kambing ang aalagaan pero wala siyang alam sa mga basic na dapat gawin. Ang iba kaya lang nainganyo na mag-alaga sapagkat may nakita siya sa kanilang lugar na successful sa pagkakambing. Kaya gumaya rin. Ngunit kapag naka-encounter na ng mga problema, ay hindi na niya alam ang mga gagawin. Sabi ng iba na madali lang mag-research ng mga dapat gawin. Ang tanong, saka pa ba natin aalamin ang mga basic sa pagkakambing kapag nasa on the spot na sitwasyon na tayo? Kapag sa ganitong mindset nagsimula, ay 100% ng asahan na hindi magtatagal ang isang kambingan. Mapupunta lang sa wala ang lahat ng pinagpaguran natin. Katulad lang din yan ng nagtayo ka ng sari-sari store, pero hindi mo alam kung paano ang pagpipresyo. Ang kinalabasan ay luging-lugi ka dahil ultimo pamasahe ay hindi mo na isama sa expenses mo sa tindahan. Ito'y isang halimbawa din lang. Kaya napakahalagang mag-exert talaga ng effort upang maka-acquire ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pag-attend sa mga seminars or bumisita sa isang goat farm upang makapag-observe nang sa ganun ay magkaroon ng ideas. Kung bago lang po kayong nanonood ng aming video ay pakisubscribe nyo na rin po ang aming channel at pakilike na rin po ng video ito upang manotify po kayo sa mga susunod pa naming mga videos. Madumi o unhygienic na kapaligiran, ito yung pangalawa sa mga rason kung bakit namamatayan tayo. Dahil kapag hindi palagi ang nililinis ang mga kulungan o bahay ay talagang magkakasakit. Maiipon ang mga dumit-ihi dahil ang dumi ng kambing ay loaded ng mga bulate na kapag ito'y na-ingest, ay asahan na ang worst na mangyayari. At ayon sa pag-aaral ay mataas sa nitrogen ang mga ito na kapag ito'y palagi ang nalalanghap ay magkakaroon sila ng upper respiratory infections that leads to their vulnerability sa mga sakit na kalaunan ay magiging dahilan ng pagkamatay nila. Hindi lang ang bahay ang dapat na maging malinis, kundi maging ang koral nila na hanggat maaari ay mapanatiling free from parasites. Click nyo po ang link na nasa description upang malaman nyo kung possible nga ba na maging parasites free ang isang koral ng kambing. Pangatlo ay ang overcrowding. Dahil dito, kaya nasa stress ang mga kambing at kapag stress ang mga hayop ay napakadaling kapitan ng mga sakit. Pagkat hihina ang kanilang immune system at walang kapasidad upang labanan ang mga sakit na maaaring maging dahilan ng kanilang pagkamatay. Kahit ang tao man, kapag stress ay prone tayo sa mga sakit. Ganon din sa mga hayop. Maliban pa dyan, kapag overcrowded ang mga hayop sa isang lugar ay nagiging cause din ito ng pagkakadisable nila. Dahil sa pag-aaway-aaway o ang iba na maliliit na kambing ay naaapakan pa. Ito yung experience mismo sa aming kambingan noong iisa pa lang ang bahay at fence nila. Sobrang nakakapanghinayang talaga kapag may nayari sa mga alaga sa ganitong sitwasyon. Ang pang-apat ay kapag inihalo ang mga bagong biling kambing sa karamihan. Ito rin ang isa sa mga reason sapagkat hindi natin alam kung ang pinanggalingan o binilhan ba natin ay may endemic pala ng mga sakit. At baka asymptomatic yung kambing na nabili natin, ay mahahawaan niya ang karamihan. Ang the best na dapat gawin ay ihiwalay muna hanggang isang linggo yung bagong dating na kambing bago ihalo sa karamihan upang makasigurong walang magiging problema sa ating kambingan. Naway kapulutan nyo ng ideas itong paraan namin at pakilike na rin ang videos. At kung may tanong o suggestions po kayo ay pakicomment nyo na lang po upang kapulutan din ng mga ideas para sa ibang mga nag-aspire na mag-alaga ng ganitong hayop.
Thank you for watching, my friends. Till next time, happy goat farming!